Already low. One more. One. Two. Patay. No more. No more treehouse. Wala na din. Where's the treehouse? May siluwi kayo. Ibinahagi nga ni Slater Young ang nangyari sa kanilang bahay matapos ang pananalasa ni Odette. Sila nga ay nakabase sa Cebu kaya isa rin sila sa mga naapektuhan nito. Kasabay ng birthday ni Slater Young ang pagre-rebuild ng mga nasira sa kanilang bahay. Napaka-cute nga ng kanilang anak ni Crazy na si Scotty na tumutulong din sa paglilinis ng kanilang bakuran. Dada, Osman. Daddy, wait lang ha. Careful, careful. Excuse daddy first. Step back, step back. Scotty turn. Daddy, turn. Come here. Daddy, here. Come here. Daddy, turn here. Help, Daddy Scott. Help. Daddy. Help. Help. Daddy, di ka balo. Okay, pull down. Pull down. Whoa. Okay. Help, Scotty. Pull down. Pull. Whoa. Help, Scotty, help! Kapoy! Masaya pa rin si Slater kahit na ganito ang nangyari sa kanilang precious home. Lahat naman sila ay safe at ngayong marami ring naapektuhan sa kanilang lugar, ginagawa nila ang lahat para makatulong din sa kanila. Very cute din tumulong itong si Scotty at mukhang magiging future engineer din tulad ng kanyang daddy Slater. Nagkaroon din ng malaking butas ang kanilang bahay kaya halos buong araw nila ay napunta sa paglilinis at pag-aayos. This used to be where the treehouse was. Ayan, ito na lang, roof na lang niya ang nakikita. All the rest are below sa road. Pati nga ang treehouse ni Scotty na siya mismo ang gumawa ay naging ganito na at walang natira. Uulitin na lang nila daw ang paggawa ng Scott Pad at miss na nga ni Scotty ang treehouse niya. Scott, what's up to Scott? Pagpadoong niri kita sa mga storybook. Cool ka siya. People. Where's the treehouse, Scott? Where's the treehouse? You go up to the treehouse. Patay! Patay. Let's go to the treehouse. What? No more. No more treehouse. Wala na din. Where's the treehouse? Buntis nga ang asawa ni Slater ngayon sa kanilang second baby. Kaya naman to the rescue si Lola sa pagtulong sa pamilya ni Slater. Hinahanap ni Scotty ang kanyang treehouse, nagtataka siya bakit ito ay nawawala. Nalulungkot nga ang mag-asawa na ganito ang nangyari sa Scott Pad House.
Ibinahagi naman ni Slater at Crazy ang kanilang experiences sa mga nakaraang araw na nangyari sa kanila. We're making this video because we feel like kulang pa yung... I don't think Cebu's getting heard or like the rest of the victims of Typhoon Odette. It's because you don't see a lot of pictures on how bad it really is here. Just to get internet, we are in our friend's home. There's just a few places in Cebu where you can actually find internet, especially to upload photos and videos. It's very hard to call people. I can't call our family members. It's very, very hard. A lot of people are asking us for help. It's again very hard to coordinate with people to just give them help. Kami, we're thankful that we're safe, but a lot of the people out there, when you're driving, it takes like 4 hours to get gas. It takes like, I would say 3-4 hours to just get drinking water. If it's available. Some of our friends na merong bahay, can afford to live in a good house, nahihirapan na nga kumuha ng tubig eh. So how much more all the other people here in Cebu? So we have lost houses. We have loved ones. Wala nang bahay. Loved ones. Super close. Well-built houses. Like sira. Gone. Yeah. Gone. So families, 10 sila. Wala. Homeless. Yes. Super, super dami. Like in our office light block, people are with their families. Our employees are with their families. They're staying because sira yung bahay nila. Light block also got looted a little bit. Buti na lang we were able to mitigate it. So, but the Cebu is having a hard time. I'm sure, like Siargao, Negros, Leyte, Bohol. Yeah. But I feel like we don't know what information is being put out there. Because we don't have internet. Yeah. To the net, but based on what we hear from our friends, nobody knows what's going on. It's like here. A normal bagyo lang daw. I don't know, but yeah, we don't feel. Parang in the news, it's 260 kph lang yung wind, but. It's actually 400 plus. Everything broke. Everything's wrecked. Yeah. Things were exploding. Like the whole city, it's a city, but it's wrecked. Yeah. So get the word out there, guys. People need help. We'll do what we can. But I think it's our job as like people following us na para at least we can get our voice out there that people really need help.